Good morning, Idol Chimmy Labuen. Grabe yung... Hello po, good morning. Good morning. Pa-welcome natin si Idol Chimmy Labuen Handa. Takosera talaga. Oo, oh, ganun talaga, Idol. Ang training natin today is... USAP. USAP yun. Unified Skills Assessment Program. So, yung training nga natin ngayon is USAP, Skills, Unified Skills Assessment Program. So, isa ito sa pinaka-importanting training kasi parte ito ng basic. So, pag sinabing basic, kumbaga, bago yung level number 2, level number 3, ito muna. Yung parang kumbaga, bago ka mag-elementary, mag-high school, mag-college, magsimula ka muna sa kindergarten. Okay? So, ito yung kindergarten ng training natin. So, yung USAP, isa ito sa pang-kindergarten na topic. So, kailangan mo ma-master yung basic kasi you have to do it over and over again. Kahit pa sabihin natin ako, 7 years na ako sa Unified, I still do the basic. So, bumabalik pa rin ako sa basic. Minsan, parang darating ka sa point ng, syempre sa dami na ng downline, sa dami na ng grupo, alam mo yung halos wala ka nang ginagawa minsan. So, yung reminder mo sa sarili mo is back to basic. So, ito yung isa sa back to basic. So, anyway, so, ang skills, gano'n ba siya ka-importante? So, sabi nga, di ba, sa DOT, we are talking about attitude. So, importante, ang attitude, siya yung pinaka-importante sa lahat. Kasi, aanhin mo naman yung galing kung hindi naman akma yung attitude mo sa ginagawa sa para maging successful ka sa mundo ng network marketing, lalo na dito sa company natin, sa Unified Products and Services. However, diba, doon sa training natin sa DOT, binabanggit natin doon na bawal magaling. Bawal magaling kasi pag magaling ka na, while starter ka pa, mahirap kang turuan. So kung magaling ka na, hindi ka makikinig. So kung hindi ka nakikinig, hindi ka magtututo. Pag hindi ka natuto, wala kang ituturo, hindi ka makakabuo ng malaking grupo. So ganun yun. However, dito naman sa USAP, kailangan mong maging magaling. So parang kumbaga, kahit pa, contradict yung dalawa. So sa DOT, bawal magaling kasi sa attitude yun. Okay? So dito, kailangan mong maging magaling. So, however, bago ka maging magaling, sabi nga, walang nagsimula na magaling na agad. So, be humble enough to admit in yourself na wala ka pang, parang kumbaga, totally wala ka pang alam. So, empty ka pa muna. So, ako, kahit na sa mga bago pa po, yung hindi pa po nakakilala sa akin, I am a teacher by profession. So, mathematics po yung tinuturo ko. So, nagturo ako for 3 years. Magaling ako doon sa field ko. Pero when it comes to network marketing, this is different. Totally different. Kasi yung mathematics, algebra, paano competency X at saka si Y, paano hanapin yung mga tangent at saka cosine, mga ganun. So, it has nothing to do with our business sa network marketing. So, pagdating naman sa network marketing, sabi ko nga kanina, learn the basic. So, yung ang topic ko ngayon actually nasa 5 fingers bilang limitado lang yung oras natin. Usually itong 5 fingers na to, tatakbo ito ng 3 oras, pero try natin na ma-compact siya in ilang minutes lang. So, kukunin ko lang yung mga sa tingin ko ay pwedeng makatulong sa inyo. Okay? So, yung 5 fingers, una dyan, di ba, prospecting. So, ako, when I was a starter, aminado ako na hindi ako ganun kagaling maging na GLLA. So, narinig ko na sa DOT, ilang beses akong umatay ng DOT, narinig ko doon na GLLA, Good Listening Learning Attitude, pero alam mo yun, yung pagiging yes upline ko sa salita lang. So, baka merong iba dyan na nakaka-relate sa akin. Alam mo yung parang ayaw mo lang masaktan si upline mo, yung handler mo, yung mentor mo na parang jahe naman na sabihin mo sa kanya na, ay, di ko gagawin yan. So, yes upline naman talaga, parang kumbaga likas na tayong yes upline sa umpisa, pero hanggang sa salita lang. Kumbaga, yes upline ka, ilong lang. Oo. So, later on, alam mo yon, sinasabi niya sa akin, Chin, do the prospect listing, ito yung ano mo. Ang challenge pa sa amin noon, wala kaming office. So, one-on-one yung pagtuturo sa akin ni Aptay Nor. So, yung pag-instruct niya sa akin, gagawa ng prospect listing. Pero alam mo yung feeling mo, ba't ko gagawin? Samantalang feeling ko, memorize ko naman lahat.
feeling ko, memorize ko siya lahat kasi yung sa utak ko, subconsciously, alam mo yon, pinipili ko na kung sino yung mga prospects ko. Pinipili ko kung sino ba yung potential na merong 15,000 na on hand, yung sa tingin ko ay positive na, yon. Doon ako nagkamali. Kasi hindi ko alam na yung prospecting is not, hindi pa siya equivalent to invitation. So, yung prospecting, you have to list down lang muna. Kung baga, titingnan. Tapos ito pa yung binanggit ni Upline sa akin. Lahat ng tao is prospect. Okay? Considering na, bawa 18 and above, they are considered as prospects. So, paglabas mo ng bahay, lahat ng tao nakikita mo, lahat sila prospect. Okay? So, gagawa ka muna. So, under sa prospect, prospecting, okay? So, ang gagawin mo, gagawa ka ng listahan. So, ang tawag naman dun is prospect listing. So, kaya siya tinag na prospect listing kasi mga potential prospects mo pa lang. Okay? So, bago ka lumabas, meron tayong dalawa kasi. So, meron tayong warm list at saka cold list. So, gagawa ka, ito notebook. For example, notebook ko. Hahatiin mo yung notebook mo. Ito yung instruction sa akin. Hatiin mo yung notebook mo. Sa first part ng notebook mo, dun mo ililista yung mga warm list. So, sino ba yung mga warm list? Yung mga malapit sa puso mo. So, obviously, yung mga case system. So, sino ba yung mga case system? Alam mo yung dati-dati mo nang binabanggit, naririnig sa ONE na i-share natin sa case system. Pero, ito, based on my observation, nape-pressure ka na dapat dadamihan mo yung listahan mo. Dahil nape-pressure ka, nakalimutan mo isulat yung nasa loob ng bahay mo. So, yung pamilya mo mismo. So, case system, kapamilya, okay, kapitbahay, kamag-anak, okay, kaklase nung kakagrad, walang pa. Sino ba yung pinakamalapit sa'yo? Kaklase mo nung college, kilala mo pa. Actually, meron pa tayong contact ng mga kaklase mo nung high school, okay, yan sila, mga kasama sila sa case system mo. Ibig sabihin, yung hindi strangers, okay? So, yun yung mga nasa warm list. Yung mga nasa cold list naman, alam mo yung hindi mo masyadong close pero dahil meron kang i-offer sa kanila, so kasama sila sa listahan mo. So yun yung mga nasa cold list. So yung ginawa ko dati, pag inislak ako ni Upline na sana yung prospect list mo, nahihiya lang akong aminin sa kanya na actually hindi ko ginawa at wala pa akong planong gawin. So it took me, I think, was 10 months na ganun lang lagi. Every time na tinatanong niya ako, sabi ni Chim sa yung prospect list mo, sabi ko, naiwan ko apply. Oo, tapos kinabukasan, tatanong niya ako ulit sa yung prospect list mo, sabi ko, hala, nakalimutan ko na naman kasi nagpalit ako ng bag, dami kong dahilan kasi hindi pa ako fully, yung heart ko hindi pa fully na talagang nilaan ko para sa Unified. Hindi ko pa nakita yung bigger picture ng Unified. So, baka ikaw yan at baka isa yan sa dahilan kaya hindi pa umuusog yung grupo mo. Kasi ikaw mismo, hindi ka pag-graduate sa basic. So, gawin mo yung prospect listing. So, ngayon, dun sa prospect listing na yon, so I have tips. Dapat gagawin mo yan siya ng solemn. So, meaning, pag solemn, hindi ka nanonood ng TV, okay? Kung pwede pa, wala kang mga earphones dyan, wala kang pinapakinggan, kumbaga. Kung may mga anak ka, tulog yung mga anak mo. So, something na hindi ka na-istorbo. So, dapat solemn, ikaw lang, at yung notebook, at saka yung ballpen mo, yung kasama mo. So, pag ginawa mo yung prospect listing, okay, parang kumbaga, yung ginawa ko kasi, para baka makatulong sa inyo, yung ginawa ko kasi, binalikan ko yung, kumbaga, yung stages of life ko, okay? So, yung sa case system ko, syempre, inuna ko muna yung kapamilya, okay? So, yung mama ko, yung papa ko, yung mga kapatid ko, kaya naman, kasama ko sina ate. Okay? So, ang next to that, binalikan, hinati ko yung kamag-anak. Okay? So, yung iba yung numbering ng listahan ng sa mother side. So, nandun, sa mother side, andyan sina Marvie, sina Irish, okay, sina Edly, Borde, yan sila, yung mga nasa listahan ko na yan sila, even before pa. Then hiniwalay ko yung mga kamag-anak ko in my father's side, okay? So I mean yung sina Marvie sa father's side ko yan sila. So ang sa mother's side ko naman yung mga taga Iloilo. Okay? So inuna ko yung mga ka-close ko at saka yung
maingay sa kamag-anak namin. Kasi yung maingay, alam mo yun, siya yung pinaka maraming pa-close sa kamag-anak. So pag yun nakuha mo, so siya na yung, kumbaga siya na yung gagawin mong poste para siya na yung magtutuloy-tuloy na makapag-recruit sa ibang kamag-anak. So aside do sa mga kamag-anak, so nagsimula na ako sa nung high school ako. Kasi nung elementary, honestly, hindi ko matandaan yung iba. So most probably, nandun sila sa code list. Okay, so nagsimula ako sa kaklase ko nung high school. So out of, let's say, mga 50 to 60 kami, mga most of them are my recruits. Nasa listahan ko yan. In-invite ko rin yan at napresentahan ko yan. So kasi kaya mo siya gagawin yung prospect list kasi di mo naman yan dadasalan para dumami. Guide mo siya para malaman mo kung sino pa ba sa kanila yung hindi mo napresentahan at sino yung pipresentahan mo at sino yung ipa-follow up mo. Yan yung kumbaga gamit ng prospect listing. Okay? So, kaklase ko nung high school, iba pa yung mga schoolmate ko. Hindi ko kaklase pero kilala ko within the school. Okay? Either nasa ibang batch sila. Okay? Merong iba pa yung sa mga club-club ba? So, nasa band club ka ba? Nasa science club ka ba? Math club ka ba? Yun. Ano mo pa yun? Kasi you have a solemn ano nga moment with your list. So, yun yung mga gagawin mo. So, pagkatapos mong masulat yung mga nasa high school, so, next is nag-college ako. So, nag-engineering ako. So, sinulat ko yung mga klase ko sa engineering. Next, nag-shift ako into BS Math. Sinulat ko yung mga klase ko sa BS Math na naman. So, after ng college, okay, sinulat ko na naman, ano ba ang next na naging stage ng buhay ko? Siyempre, nagtrabaho na ako. So, nung nagturo ako, meron akong co-teachers. So, sinulat ko yung mga co-teachers ko, okay? Then, nag-aral ako ng second course, so accounting. So, sinulat ko yung mga kaklase ko sa accounting, okay? So, iba sila, ibang ano naman yung sila, ibang list, ano naman, kumbaga, ibang stage ang buhay ko, kaya nasusulat, dumami sila, kumbaga, marami akong nalista sa warm list ko pa lang. Okay, then after nyan, meron pa akong, nung nag-Norway ako, so yung ibang downlines ko, mga kasamahan ko dati nung nag-abroad ako, tapos meron pa ako meron akong five days na umattend ako ng seminar for insurance company. So, meron ako mga nakilala doon, mga 10 tao, sinulat ko yung mga pangalan na yun. Kasi mga, ano pa lang, nung mga 2012, kung kailan ako nag-start ng Unified, yun yung mga tao, mga, kumbaga, mga, ano ko pa, makokontak ko pa talaga. Ayun. So, after that, syempre, move ako sa mga cold list, doon saka ako nag-entertain ng mga total strangers. Okay? So, meaning, inuna ko yung mga case system ko kasi, it can be na pag in-invite ko sila, na-presentahan ko sila, hindi pa sila mag-go, okay? Hindi pa sila magpa-positive, hindi pa sila mag-pay in. But at least, meron na silang knowledge na, ay, ano ako, kumbaga, connected ako sa Unified. So, most probably, sila ay ma-invite ng ibang tao, either kakilala nila or total strangers, ma-invite sila. At least, maalala nila ako, bumabalik sila sa akin. Mabangkit nila dun sa kung sino yung nag-invite sa kanila na, ay, ito pa rin nabanggit sa akin ni Chini. Parang ito yun. So, sila na mismo yung nagbabanggit na, balikan ko si Chini ha, tanongin ko kasi siya naman talagang unang nag-presenta sa akin ng mga ganito. So, ganun siya. So, anyway, yun yung sa prospect listing. Okay? So, yung actually sa total strangers, ganun din. So, ito yung binigay sa akin ni Atenor na hindi ko makalimutan kasi sabi niya, prospect as you go. So, meaning, pagkalabas mo ng bahay, lahat ng tao prospect mo. So, dati, hindi ako palabate sa mga kapitbahay. Alam mo yung, parang, you have your own world. Paglabas ng bahay, alam mo yung utak mo, diretso sa, magtatrabaho ako ngayon, pag-uwi ng bahay, diretso sa bahay, manonood TV, bukas ulit, mag-work, ganun lang. Kaya lang, nung nag-unify na ako at naipindihan ko yung prospect as you go, it can be, alam mo yung tingin ko sa lahat ng tao, baka prospect ko siya, magiging down ako siya, baka maging agila ko siya.